So, hello guys. Patuloy lang natin yung video natin last time. So, last time tinuruan ko kayo mag-design. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-save sa database using SQLite database. So, paano yun siya? Hanapin natin itong dependencies, then manage na git package. So, kailangan may internet ito guys, no? So, pagkatapos natin dito guys, search lang natin yung sqlpcl.net. So, pag i-search natin yan, so, kailangan natin ng internet kasi download niya ito. So, ito yun siya guys. Click nyo lang yung install. So, sa akin na, tawag ito, naka-install na ako. So, hindi ko na kailangan ito install. Pinakita ko lang sa inyo kung saan nyo siya makita and paano siya i-install. So, pagkatapos dun guys, so, pagkatapos dun, first nyo na gagawin is, gagawa kayo ng right click dito, gagawa ng folder, add yung folder. So, sa akin, gumawa ako ng folder, pinangalanan ko ng table. So, sa loob nitong folder nito guys, may ginawa ako na class. So, gagawa tayo ng class para sa ating table. So, class. Hintayin lang natin. Pangalanan natin siya ng ano bang magandang pangalan? TBL Info. Okay. TBL Info. So, okay lang natin yun siya. And then, so, kopyahin ko na lang itong ginawa ko dito, guys. Lagyan natin ng public. Para ma-public yung class natin. Then, meron natin siya dito. Ano. So, kopyahin ko na lang ito, guys, para mabilis. Okay. So, anong, ano yung nilalagay natin dito guys. So, ang nilagay natin is yung kung anong meron dun sa ating entry. So, let's check kung ano yung nasa entry natin. anong meron tayo dun sa may entry natin. Okay. Magbagal ang emulator. Okay. So, meron tayo dito guys, entry natin name, then phone number, so phone na lang para mabilis, gender, tsaka birthday. So, kung ano yung mga isi-save natin dito guys, yun siya yung laman ng ating class. So, dapat, kunwari, pag lima dito, dapat lima din yun siya dito. So, dapat pantay sila guys, so yun lang ang dapat natin tandaan. So, tapos na tayo gumawa ng class. Ayan, pupunta na tayo dun sa form natin. So, ito na yung design natin sa form natin. Form 1 man yun. Then, pupunta tayo dito sa my CS niya o kung saan tayo magkukog. So, first thing guys is input natin itong using SQLite, using Samarinda table kung ano yung pangalan ng folder na ginawa natin kanina. So, importante yun siya guys para sa connection string natin. Then next, gumawa ko ng connection string. So, ito na siya. Kopyahin nyo na lang siya din. So, wala kayo papalitan dito guys. Simply, kopyahin nyo lang itong connection string kasi universal na connection string ito. So, dito lang tayo magmamatter sa pangalan ng database. So, kung anong ipapangalan nyo sa database natin. So, pag gusto kayo kay studentdb.db3. So, dito lang tayo magmamatter sa .db3. So, dapat ganyan yung extension name niya. Kasi yun yung connected sa ating database. So, dito sa event db, bahala na kayo kung anong ipangalan nyo dyan.
Then next, gagawa na tayo ng save data. So, why save data? So, meron ako ginawa dyan sa taas. So, hindi ko na siguro siya. Ano, explain ko na lang. So, may ginawa na ako dito sa taas, guys. So, variable db equals to new SQLite connection, then db create table. So, yung pangalan ng table natin. So, info may ito sa akin. Papalitan natin ng TBL. Yan. So, TBL info. So, info AA. Custom yung info AA. So, katulad yung in-explain ko last time sa video. So, ang pangalan dito sa class, which is the name, phone, gender, bday. So, name equals to text to name kung ano yung pangalan nandoon sa may ito sa may design natin. Kung anong pangalan nung entry. Then, phone, text phone, yeah, blah, blah, blah. Hanggang sa matapos yun siya, guys. Then, db.insert AA. So, bakit db.insert AA? So, AA kasi yung ginamit natin na variable dito. So, kahit pwede natin siya palitan ng CC. Ano mo yan siya? Pag gusto kayo, guys. Wala problema niya yan kasi variable niya yan siya. So, pag ma-read na itong codes natin. So, papasok siya dito. Lalabas yung message box na display alert success. Info has been inserted. Then, may button siya ng okay. So, if hindi naman siya, kung mali ang coding natin dito, guys, papasok siya dito sa catch, which is the display, yung message box natin, failed, error, and okay. So, malalaman natin kung na-save na yun siya or wala pa. So, paano natin ilagay sa itong save data? Paano natin ilagay dun sa function ng button natin? So, babalik tayo dun sa design. So, para ipakita ko sa inyo ng maayos. Dito sa button, kung saan natin siya kung saan button natin ilagay yung function na yun, so, pwede mag-type tayo ng click. So, may lalabas yun siya dyan. So, pag wala pa itong button click, guys, ang lalabas is, dito is new event handler lang. So, sa case ko, may ginawa naman ako dun sa coding natin. So, button click lang. So, napakita ko na lang sa inyo yung new event handler. So, okay. Button click 1. So, hanapin natin to siya, guys. Button click 1. Dito sa my coding natin. So, may lumabas na button click 1. So, doon natin ilalagay yung save data natin. So, saan natin nakuha itong save data natin? Dito sa may pangalan ng group of codes natin o yung syntax natin. So, private void save data. So, papasok natin siya dito. So, wala na ito siya, guys. Kaya napalitan. Then, itatry na natin kung makasave ba tayo ng data talaga. So, run. Okay. Yun lang ang consequences nito, guys. Pag magparan kayo, pag mabagal ang low specs talaga kayo, hindi talaga ito siya gagana. So, it recommends higher specs, which is Core i5 to Core i7 laptop, then 8GB RAM minimum. Pataas na yun siya, guys. Okay. So, try natin. Nalagay natin yung Ryan. Oh. Then, phone number. Let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dapat dito sa gender, guys. So, dapat ang ginamit natin dito is combo box. So, nakalimutan ko lang. Mas maganda kung combo box kasi yung may pagpipilian ka. So, it depends naman kung paano kayo mag-design. So, sa akin, pinadalian lang naman ito. Pinadalian lang ito na ano. At least, for your thesis lang naman kasi ito. Baka may mag-Android sa inyo, at least may tulong ako. May pakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Android application. So, tapos na natin fill up ang lahat ng entry. Then, try natin kung masisave. Click save. Okay, nag-success siya. Info has been inserted. So, dapat pagka okay ko, click okay, may clear na yun siya, guys. So, gawaan ko lang siya ng codes para sa player. Then,
May ginawa na ako dito, guys, para patunay na na-save natin yung data sa database. So, gumawa ako ng display na for. So, ito siya. Ang ginamit ko is list view. And then, may sa loob ng list view, nandun yung mga, tawag ito, yung mga label na, na ginamit ko para mapalabas yung mga data. So, ito guys, ang sa text niya is binding, which is binding name, binding phone, gender, at saka bday. So, yun ang dapat yung tandaan sa text niya. Then, the next is yung coding niya. So, paano ba siya papalabas o i-display? So, tulad yung sinabi ko kanina, yung mga natin, mga using SQLite, ganun-ganun, using summary.table, then yung connection string natin, pinaka-importante ito guys. Every time na gagawa tayo ng form, ang tawag dito is XAML, kailangan natin ng connection string. Basta naga-database tayo, kailangan natin ng connection string always. So, tinype ko itong protected override void on appearing kasi wala ito siya. So, tinype yan. Then, gumawa ko ng syntax, private void show. So, another connection string. Then, var, which is stands for variable, db. Pasto nyo SQL connection, db path. Then, db.createTable. So, tbl info. Var events, db.table. TBL info dot to list then event list view. Also pinangalanan ko itong list view natin guys na x.name event list view. So kaya event list view dot item source equals to events. So ito lang yun siya guys, ito lang yung codes para mag display din. Papasok natin yung show dito sa private void on appearing. So ito na yun siya. So, let's see kung naka-save talaga tayo. Then, dito sa apps.xml, dito, pwede nyo palitan kung anong form yung ipaparun nyo. So, ang ipaparun ko is yung display na form natin kasi doon nakalagay yung mga data na sinave natin. So, try. Try and try. So, ito lang ang kwan. Matagal siya masyado mag-run. Okay. Bakit matagal? Wala rin ba dito? Ang wala pa. Ay, ano ba ang problema sa ano natin? VL info, VL info. Okay naman siya. So, wala siya na ipinakita, guys. I don't think so, anong nangyari. Pero doon sa isang, ano po kasi, meron na siya doon. Info naman. Oh, I don't think so. Ano kaya nangyari doon? Bakit hindi niya din-display? Pero dito sa ginawa ko na trial na, guys, na tawag ito, na class, inalabas niya man din. So, ito yun siya. Ah! Dito siya na-save pala sa na kuha natin. So, ito na yung sinave natin kanina. So, sa design, doon sa list view, hindi ko alam ano nangyari doon. Hindi ako marunong. Medyo mahirap. So, dapat ang plano ko ito is maka-center ito sa lahat. So, magmamatter ang design natin dito sa itong ginawa natin ng mga tools. So, I think, center. Wala pala siya. Horizontal.
option center. So, yun lang ang kulang nyo dito, guys. But still, the point is, nakasave tayo and na-display natin yung data na kailangan natin i-display. So, ganun lang siya, guys. Paano mag-save dito sa Android, sa Xamarin, gamit ang SQLite database, and then the same time kung paano siya i-display. So, sa next video natin, yung update na naman, and then the delete. So, at least, marunong na kayo mag save, update, delete sa Xamarin. At the same time, kung umahabol ng oras, tuturo ko rin sa inyo kung lagyan natin ng search, let's say, meron dito, parang, let's say, contacts ito, mga contacts din. Sa taas niya, may search bar. So, tuturo ko rin yun sa inyo kung paano. If ever na, maabot ng time natin. So, yun lang, guys. Thank you.